Una sa ating mga balita, kooperasyon at pagiging alerto ng publiko ang kailangan para makaiwas tayo sa Delta variant ng COVID-19. Ito ang binigyan din ni Senador Bongo para hindi na anya tayo mag-back to zero. Narito ang report. Bilang chair ng Senate Committee on Health, pinaliwanag ni Senator Christopher Bongo sa publiko kung bakit kailangan ngayon ng mas iba yung pag-iingat laban sa Delta variant ng COVID-19. Itong Delta variant, delikado po talaga ito. Since meron na pong local cases, huwag na natin antayin na magkaroon ng local transmission. Mabilis po ang pagkahawa nitong Delta variant. It is 4 times more contagious or 40% to 60% po na nakakahawa than any other variant. Importante po rito, huwag tayong maging kumpiyansa. Kailangan po disiplina ng bawat Pilipino. Magkakaiba man ngayon ang quarantine status na pinatutupad sa bawat lugar, iginiit ng senador na hindi dapat mabago ang disiplina at kooperasyon sa pagsunod sa health and safety regulations. Ulitin ko, disiplina ng bawat Pilipino, kooperasyon ng bawat Pilipino, at huwag maging kumpiyansa. Bagamat bakunado na kayo, hindi pa po ibig sabihin pwede na kayong hindi sumunod sa mga health protocols. Dahil maari po yung katabi ninyo ay hindi pa nababakunahan at maaring sila po ang mahawaan ng Delta variant at hindi na natin makontrol. Kung babalik naman na niya tayo sa simula at magpapatupad ng mas mahigpit na quarantine, hindi uusad ang ekonomiya ng bansa. Napakahirap pong mag-back to zero uli. ECQ, apektado ang ekonomiya, marami pong mawalan ng trabaho, maraming negosyo magsasara, tataas na naman po yung unemployment natin. So bagsak ang ating ekonomiya. Masasayang lang anya ang unti-unti ng pagbuti ng sitwasyon kung magpapabaya lang din at maging kampante ang ilan. Nilinaw ni Go na prioridad lagi ng gobyerno ang kalusugan ng mga Pilipino at huwag bumagsak ang ating healthcare system. Pero importante pa rin po ang health. Dahil pag apektado ang healthcare system natin, pag puno yung hospital, bagsak na naman ang ating ekonomiya dahil sasara na naman po ang ating ekonomiya. Patuloy naman ang tinutugunan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga problema sa bansa, partikular ang muling pagsigla ng ating ekonomiya at paglaban sa kriminalidad, droga at katiwalian. Sa ngayon talaga, itong economic recovery natin, pinaka-importante. Lahat naman na isusunod na po dyan. Dahil nasa gitna pa tayo ng pandemya, so yun po ang focus ng ating mahal. And of course, itong peace and security.